aming na mahal, tayo na po ay dadako na po sa uling bahagi ng ating pagsamba sa gabing ito. Ang pakikinig po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang bawat isa ay aking inanyayahan, mga minamahal, na tumayo upang magbigay galang sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, dadalhin ng ating beloved preacher, Rogelio Bagto. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po, vlog ko, Preacher Benji Benito. Tayo po mga minamahal, magkaisa manalangin upang samahan po tayo ng ating pinakamamahal na Kristo. Dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangungunat pananalangin ng aming minamahal ginagalang mga pastor, Evangelista Wilde Estrada Almeida, yung huling propita. Narito kami, umahal na Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa bawat yugto ng aming banalagawain ay pinagpala at linangisan higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na ipinadama mo sa bawat isa amin narito yung matamis na presensya. Muli kami, umahal na Panginoon, lumalapit sa entorong biyay, nagsusumamo na yung langisan ang iyong masalita, langisan mo yung abang lingkod, wala akong magagawa sa ganang akin. Hipuin mo pong puso na amin na mahal makapatiran. Narito, buksan mo po kanila pangunawa sa buong-buong katotohanan. Pagpalain mo kami lahat, o mahal na Panginoon Jesus. Tulungan mo ako may bahagi ng salita na may pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mo, o mahal na Paiso, yung masalita sa pangunguna pananalangin na minamat ginagalang mga pastor. Amin sinasaway by the power of darkness, demons and belief and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ang ating dakila Diyos. Bago pa man lahat, mga minamahal, nais ko muna magbigay ng pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Kristo. At ako'y nagpapabot ng dubli pagalang sa ating minamahal at ginagalang mga pastor, Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and the beloved children, the whole Almeida family, at patuloy po natin mga minamahal na alaala ang pinagpalang buhay, turo't aral na hindi natin malilimutan kailanman na ating minamahal ginagalang assistant pastor Lina C. Almeida. Maging sa lahat na maginagamit ang ating dakilang Diyos sa lugar pong ito, sa ating beloved preacher, Benji Benito, sa lahat po na ating mga minamahal mga awit, mga minamahal mga manunugtog, badating kapatiran, maging sa nakantabay, sa banalagawain, sa dako pong ito, sa ating mga webcast viewer, online Zoom, via Facebook Live, mapagpalang oras dyan sa inyo mga minamahal mga kapatid, at dito naman magandang gabi sa ating lahat, sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Muli tayo mga minamay pinagpala ng ating pinakamamahal na Kristo. Dahil nandito tayo muli mga minamahal, ating pinupuri, pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Amen. Kaya matibay, mga minamahal na sandigan, ang tunay na mananampalataya, mga minatutuo, masarap maglingkod sa ating dakilang Diyos. Yan po ang ating lagi mga minamahal, naging kaugalian na dahil totoo ang Diyos sa ating buhay. Amen? Siya ang Diyos, mga minamahal, na ating pinupuri, pinapasalamatan. Kaya naman, tuwing tayo narito, mga minamahal, punong-puno tayo ng kagalakan. Amen? Dahil totoo siya sa ating buhay. Sa bawat natin na mapapakinggan na iba't iba uri, mga minamahal, na mga himala, iba't ibang uri, mga minamahal, na ipinapahayag na bilang mga patutuo, talaga naman, mga minamahal, tayo lamang ang nakakaranas nito dahil totoo ang Diyos sa ating buhay. Marami nagsasabi, mga minamahal, na mamananampalataya na sila din, mga minamahal, nasa buong-buong katotohanan. Ngunit wala sila may pahayag anong private ebidensya sa kanilang paglilingkod. Ngunit tayo, mga minamahal, kahit ubusin natin, mga minamahal, ang isang gawain na tayo lang ang maghahayag patutuo, hindi mauubos-ubos. Dahil totoo ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya naman, masaya, mapaglingkuran ang ating dakilang Diyos. Amen. Buksan mo po natin ang ating banal na kasulatan, mga minamahal, mga kapatid. Dito tayo sa aklat na minamahal ng Exodus,
Kabanata 34, ang talata po ay 6. Buhat po dito sa aklat ng Exodo, ang kabanata po ay 34, ang talata po ay 6. Ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoon. Ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Pagpalaya po lahat ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na salita. Gabi po, beloved Bible reader. So noon pa man, mga minamahal, alam na natin na may Diyos. Amen. Ngunit totoo, mga minamahal, pagkatawag sa isang Kristiyano, totoo ang Diyos, mga minamahal. Ngayon, tayo nagpapatunay dahil siya po, mga minamahal, Diyos na makapangyarihan sa ating buhay. Kaya naman, sikap, mga minamahal, ang ginagawa ng tunay na mananampalataya. Bagamat totoo, mga minamahal, sa buhay natin, kaya nga pinipilit natin, mga minamahal, maging kaaya-aya sa paningin ng ating dakilang Diyos lahat ng ating gawa. Kung sinabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, the Lord God merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng kahabagan. Amen? At makapagkaloob, banayad, pagkagalit, at sagana sa kawan at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Bagamat lahat tayo, mga minamahal, nadadapa. Kaya nga tayo, mga minamahal, bilang tunay na mananampalataya, nais ng ating dakilang Diyos sa ating pagkadapa, ibinabangon tayo muli ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi ang maalapainon ni Jesus, mga minamahal, nandoon kaagad, mga minamahal, ang kanya pagkagalit kasi nabanayan siya maghalit. Ibig sabihin, nandoon ang mami pagpapahinuhod ng ating dakilang Diyos. Dahil totoo nga, mga minamahal, na tayo tinawag, mga minamahal, ng ating Panginoon Jesucristo, totoo ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Kaya totoo, mga minamahal na Kristiyano, gagawa ka lagi dahil nais ng Diyos, mabuting gawa ang iyong igagawin para sa Kanya. Amen? Kaya hindi po, mga minamahal, lugi na ikaw nananatili sa mga minamahal sa Kanyang banal na gawain. Dahil totoo ang Diyos, mga minamahal. Amen? The Lord is good to all. Amen? And His tender mercies are over all His work. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, mga minamahal. At ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat ninyang mga gawa. Palakpakan po natin ang mahal na Paisus. Kaya nais ng ating dakila Diyos na huwag tayo, mga minamahal, mawalay sa Kanya. Kaya bagamat may mga paalala, mayroon ba may tinatawag na mga trial sa ating buhay, ngunit ang mahal na Paisus lagi na nanatili sa atin. Kasi sabi, tapat siya, mga minamahal. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Tapat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nandyan lagi ang niyang habag sa bawat isa sa atin. Noong paman totoo, pag tayo hinahayuan, mga minamahal, walang ibang sinasabi ng mga tunay na anak ng Diyos, mahal ka na mahal ang Jesucristo. Amen? Kaya ganun nga, yan sabi dito sa atin na basa, mga minamahal, at ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya. Totoo yun, mga minamahal. Dahil noong paman, sa gana natin, mga minamahal, hindi natin alam na mayroon pala naghihintay sa atin. Na totoo, mga minamahal, mag-aaliw, magdadala sa mabuting buhay, mga minamahal, walang iba kundi ating pinakamamahal na Jesucristo. Siya ngayon, mga minamahal, ang ating linalakaran. Siya ang daan, mga minamahal, at katotohanan. Totoo, mga minamahal, ang landas na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya naman, andito nananatili ang bawat isa. Bagamat dumadaan ng iba't ibang uring pagsubok, ngunit hindi nabibighani. Totoo ang Diyos, mga minamahal, na nangako sa bawat isa sa atin. Kaya nandyan ang pagpapala ng mahal na Jesucristo. Kaya sinasabi nga, kung may pagsubok, may pagpapala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi lagi, mga minamahal, nandoon ka sa taas lagi. Mayroon lagi paalala ang mahal na Jesucristo sa bawat isa sa atin.
Yan po mga minamahal ang ating alalahanin. Pag pinagpala ka, marami mga minamahal mga kapatiran. Nandoon na mga minamahal sa gawa na hindi na mabuti. Dati-dati mga minamahal, sikap. Lagi ang ginagawa mga minamahal. Lalong-lalo na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil sa kasigasigan, humingi sa mahal na Jesucristo ng pagpapala, pinagpalang lubos, ngayon limitado na, mga minamahal. Ang kanyang mga minamahal, pagdalo, ang kanyang pagsagawa sa kalooban ng mahal na Jesucristo. Kaya nga sinasabi, may nauna na mahuli, may una mga minamahal, siya naman ay mananatili sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya lagi natin, mga minapasalamatan ang mahal na Jesucristo. Dahil totoo ang Diyos na nangako sa atin. Kung may pagsubok anuman, mga uri natin nararanasan, salamat mahal na Jesus. Bakit? Itinutuwid tayo ng ating dakilang Diyos. Nais na mahal na Jesus, lagi natin siya alalahanin. May problema ka man, wala ka man problema, lagi mo pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin mahal na Jesucristo. Kaya sinasabi, sapagkat ang kanyang kawan ay magpakailanman, hindi magliliban ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil totoo nga, pinili tayo, hinirang tayo bilang tunay na mananampalataya. Nandiyan ka ngayon, nakatayo bilang tunay Kristiyano, gumagawa ka sa kalooban ng ating dakilang Diyos, may pinagdadaanan ka man, anumang problema yan, ngunit lagi mo itaas ang ating dakilang Diyos, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng mga Jesucristo, saan ka man pumaroon. Amen? Purihin ang ating pinahal kay Jesucristo. Kaya pamagatan po natin ito, ano? The God ni sugat, napakabuti ang Diyos na ating nahanap. Ang kanyang kabutihan lagi nandiyan. Hindi yan mawawala sa tunay na mga anak ng mahal na Jesucristo. Kasi iisipin mo, dati mga minamahal, ang dami mong mga minaginagawa na hindi mga minamahal, kinalulugdan ng ating dakilos. Ngayon man gumawa ka, hindi maganda, mayroon paalala sa iyo. Amen? Magaganda may nagpapaalala eh. Kasi hindi na mauulit eh. Kaya matakot ka. Kaya sinabi nga mga minamahal, banayan siya ang ganyang pagkagalit. Ibig sabihin, mga, nandoon ang pasinsya ng ating dakilang Diyos. Bagamat mayroon ka na mga minamahal ganun, inaani o ano pa man, mga minamahal na tatatanggap mo, ngunit lagi ang pagtutuwid sa atin nandyan ng ating pinabi sa Kristo. Amen! Sa unang kronika, ang kabanata 16 ang talata po ay 34. Dito po sa unang aklat ng mga kronika, kabanata 16 ang talata po ay 34. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Amen. O give thanks unto the Lord, for He is God, for His mercy endureth forever. Palakpakan po natin ang ating pinatay sa Jesucristo. Kaya ang kanyang kaawaan magpakailanman. Ayaw ng ating dakila Diyos sa isang Kristiyano na naghihirap. Gumawa ka lang sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pangako ng mahal na Jesucristo, pagpapalain ka niya. Kaya nga, may pangangaral, mga minamahal, patungkol sa pagbibigay. Amen po ba? Pag ginawa mo yon, dahil pangako ng ating dakilang Diyos, utos niya na mahalaga, gampanan po natin, ikaw mismo ang magpapahayag na ako'y pinagpalang lubos ng mahal na Jesucristo. Ganun, mga minamahal. Ang isang tunay na mananampalataya. Kaya lagi mo pasalamatan ang ating pinakamamahal pa Jesus. Huwag kang mga minamahal mainip kung hindi pa dumating sa iyong pagpapalang ito dahil nangako mahal na Jesus, lahat tayo pagpapalain eh. Ibig po ba? Lahat darating sa tunay na mananampalataya. Ang pagpapala na ipinangako ng ating dakilang Diyos hindi pa dumarating dahil hindi pa natin nagagawa lubusan ang ipinagagawa ng mahal na Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sinabi, sapagkat siya'y mabuti. Amen. Mabuti lagi ang payo ng mahal na Jesucristo. Ayaw niya mga minamahal tayong mawalay. Lalo-lalo na mamin sa kanyang paningin dahil tunay nga inaalalayan tayo ng mahal na Jesucristo. Saan man tayo pumaroon? Kahit ilang ulit mo man sinasaktan siya, ngunit siya hindi maminamahal nagsasawa sa paglingap sa bawat isa sa atin. Nandyan lagi, mga minamahal, ang kanyang pangungusap, bagamat hindi natin, mga minamahal,
kaagad na unawaan na as in literal na bubulong sa'yo, oy, mag-ingat-ingat ka, hindi ikaw mismo makakaunawa dahil mali pala ito na aking ngayong ginagawa. Dati-dati ang lahat na gawa na ito. Noon ako'y naglingkod sa mahal na Jesucristo, kinamumuhian ko na. Ngayon ayaw ko na balikan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya bakit nyo ba mga mina, napakahalaga itong ating pagkakaisa, itong ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Noon panahon mga minamahal, sila'y humihiyaw sa ating pinahal na Jesucristo, umaawit sila. Bakit? Nais nila lagi mga minamahal, damhin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Lisanin man nilang lugar na ito mga minamahal, baon-baon nilang kagalakan, ganun tayo. Bilang mananampalataya, habang tayo narito, nagsisikap tayo. Nais natin lagi damhin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Kaya naman inuutos, huwag niyong pabayaan ang iyong pagkakatipon. Lahat magsabing amen. Mag-aralan kayo sa isa't isa. Totoo naman, natuto tayo. Noon wala tayong pakialam. Ano man, mami na mahal, ang mga seremonya na atin, mami na mahal, noon, bilang tayo reliyoso, reliyosa, nandoon ang pangangaral, mga minamahal, ng salita ng Diyos, walang pumapasok sa ating puso't isipan. Amen po ba? Patuloy pa rin paggawa makasalanan. Dito na iba. Pagpasok mo pa lang, mga may, sa pintuan ng bahay ng ating dakilang Diyos, iba nang mararamdaman mo. Ibang espiritu ang mayroon sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Maraming nagtataka, sino man, mga minamahal, hindi pa nakaranas sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Lahat nila iniisip, bakit ga ba ganyan ang kanilang nararamdaman? Dahil tayo, sinasamahan lagi ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Anong sabi sa aklat ni Isra? Ang Kabanata 3, ang talata po 11. Buhat po dito sa aklat ni Ezra, ang Kabanata po ay 3, talatang 11. At sila'y nag-awitang isa't isa sa pagpuri at pagpapasalamat sa Panginoon na nangagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kawaan ay magpakailanman sa Israel. At ang buong bayan ay humiyaw ng malakas nang siya'y magsipuri sa Panginoon, sapagkat ang tatagang baon ng bahay ng Panginoon ay nalagay. Amen. Amen! Purihin ang mahal na Jesucristo! Anong sabi sa talatang ito? Sila'y nagpupuri, umaawit sa ating dakilang Diyos. No? Kaya naman, totoo. Pag nating ginagawang ito, totoo pala. Pag ikaw magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos, kasama natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Humihiyaw ng malakas. Nang sila'y magpagpuri sa Panginoon sapagkat ang talagang baon ng bahay ng Panginoon ay nalagay. Dumalo ka. Linisan mo ng lugar na ito. Ngunit ang presensya ng Diyos, daladala mo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord! Marahil puyat ka, marami kang trabaho, dahil totoo nga dito, karamihan sa inyo nagtatrabaho, nandoon mami ng kapaguran, ngunit hindi inalinta ng pagod. Dahil napakasarap paglingkuran ng Diyos. Napakasarap lagi, bulay-bulay ng kabutihan ng mahal na Jesucristo. Habang iniisip mo, itutulog mo na lang, habang gumagawa kang hakbang patungo, mami na mahal. Lalong-lalo na sa gawain ng mahal na Jesucristo. Totoo ang sabi ng Biblia na ito. Habang narito ka sa bahay ng ating dakilang Diyos, ginawa mo ang lahat, mami na mahal, para sa mahal na Jesucristo. Nagpupuri ka, nakinig kang mainam, lalo sa mga buhay na patotoo. Paglisanin mo lugar na ito, na hindi mo dala ang presensya ng ating dakilang Diyos, kalugihan ng bawat isa. Kasi nagpagal ka eh. Binigyan mo ng oras, halaga. Kaya naman mga minamahal, sa ating paglisa, kaya sikap ang ginagawa ng mga tunay na Kristiyano. Hindi nayayamot. Amen? Lagi galak na galak, dadalo ako. Ayoko dito sa bahay, bagamat pagod ako. Napakasarap kaya. Damhin, mga minamahal. Nagalak na galak ka sa presensya ng ating dakilang Diyos. Pag uwi mo, nagbubulay-bulay ka ngayon. Hindi ko magagawa ito kundi tutuon Diyos sa aking buhay. Sa halip, ihiga ko na lang. Wala pa akong pamasahe. Ngunit bakit kaya masaya ako? Tutuon Diyos sa ating buhay.
Amen! Kaya lagi natin alalahanin kung gaano ka tinawag ng ating dakilang Diyos. Mayroon ka ipinabahagi sa bawat isa sa atin, nagpapahayag tayo bilang patutuo. Ating ginagawa ito dahil totoo nga ang ating paghakbang sa mundong ito. Totoo ang ipinangako ng ating dakilang Diyos sa tunay na mananampalataya. Landas, mami na mahal, na tunay, napakaganda, kalooban ng ating dakilang Diyos, lagi ang dapat masunod. Amen! Mga awit, kabanata 25, tala 8 hanggang 10. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 25, talata po ay 8 hanggang 10. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandang loob at katotohanan sa mga kayon na nangag-iingat ng kanyang mga tipan at kanyang mga patotoo. Amen. Amen! Palakpakan po natin ang ating Yesu Kristo. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa atin nabasa, all the paths of the Lord are mercy and truth. Sa skip, ang sabi po dito, mga minamahal, sa Jesus, subscribe the covenant and his testimonies. Katandaan mo, ikaw mismo ang naglahad, nagsabi sa buhay mo bilang iyong pagkatao. Amen po ba? Isinabi mo ang mga patutuo mo. Dati noon, ganitong ginagawa ko. Nang ako'y mapabilang sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos, nag-iba ang takbo ng buhay ko. Palakpakan po natin ang ating Jesus Kristo. Kaya totoo sinasabi, the good and upright is the Lord. Therefore, will be he teach sinner in the way. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tinuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Amen? Ganun tayo nito. Ito ang buhay natin. Nang hindi pa natin nahanap ito, ang buong-buong katotohanan sa paglilingkod sa ating Pilapiso Kristo. Taliwas lagi. Amen. Gumawa ka man ng mabuti, mami na mahal, pero ang iyong karamihang ginagawa ay makasalanan na buhay. Ngayon, totoo na pinagpala tayo. Dahil lahat, mami na mahal, ng ating kinamuhian na gawa, atin na yan iwinaksi, iba na ang ating landas ngayon. Iba na ang ating paglakad ngayon. Amen? Kaya tayo nagsasabi, nasa buong-buong katotohanan kami. Totoo ang Diyos sa aming buhay, Diyos na makapangyarihan. Amen? Kaya naman, lagi natin naminamahal, ipinagmamalaki sa buhay natin. Bakit ka nagmamalaki? May patutuo ka eh. Yan ang panghawakan. Ang patutuo, dahil hindi yan aagawin ni numan, ay yung ipinapatutuo, marami yan, mami, na natulungan sa iyong patutuo sa nakapakinig, mga minamahal, na ganun ang uri ng buhay niya. Dahil ikaw pinagmasdan niya, nakita niya sa buhay mo na tunay binagong ka, mami na mahal. Totoo ang paglakad mo sa landas ng bundong ito. Totoo ang iyong, mami na mahal, ipinapahayag. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi kang mapagkunwari. Amen. Palakpakan po natin, mahal na Piso Kristo. Kasi ikaw din eh, ang magiging lugi. Amen po ba? Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Dahil binigyan tayo ng tunay, mami na mahal, na kaalamang karunungan na nanggagaling sa Kanya. Kung hindi nanggaling sa Kanyang karunungan, marahil, mami na mahal, mamimili ka anong araw ka pupunta sa gawain ng mahal na Piso Kristo. Pakita ka na ilang taon o ano paman, pero iba, nagpapahalaga ka dahil totoo ang Diyos sa buhay mo. Kung sinabi ng mahal pa, araw-araw pinag-iingatan kita, minuto, segundo, oras, nandyan siya. Hindi ka matutuwa niyan, mami na mahal. Lagi ka, mami na mahal, binabantayan ng mahal pa sa Kristo. Kung si Satanas, 24/7, mami na gumagala sa atin, ang mahal pa Jesus, pinatutulog tayo. Matulog ka, ako nang bahala sa Kanya. Manalangin ka lang, nagtaas kang kamay. Mahal pa Jesus, matutulog ako. Ingatan mo ako.
Pagising ko sa umaga, muli ibukas kong aking mata. Magpasalamat uli ako sa iyo. Dahil totoo ka sa aking buhay. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya kung ang masama, sinasabi nga dito sa atin na ba tinuturuan niya ng tamang daan? Ganun ang buhay natin noon. Walang patutunguhan, pero ngayon pinahalagahan ng ating dakilang Diyos. Mayroon na talagang tamang daan ang nasa atin. Palakpakan po natin, mahalap Isokristo. Lahat magsabi, praise the Lord! Kaya naman, mami na mahal. Pag dumarating, abit ibang uri ng pagsubok sa isang tunay na mananampalataya. Hindi yan, mga minamahal, maalis. Talaga lahat yan dumarating. Amen po ba? Ngunit walang iba naman natin tinatawagan kundi ang ating pinakamamalapis sa Kristo. Lagi nandyan, mga minamahal, ang paglingap sa bawat isa. Bago ang totoo, ilang bisis madapa, ngunit itayo'y binabangon ng ating binabiso Kristo. Hindi nagsasawa ang ating dakila Diyos. Nandyan lagi siya, mga minamahal. Minsan iniisip na lang natin. Kaya minsan dumarating ang paglilinis, pagtutuwid sa bawat isa. Ngunit alalahanin natin, totoo ang Diyos natin nahanap. Totoo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo ang ipinangaral ng ating minamahal kagalang-galang malapastor, Evangelista Wilde Estrada Almeida. Totoo, mga minamahal, pinagsikapan nila. Mga minamahal, ang ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ang beloved Sheldon Almeida family. Patuloy nila, mga minamahal. Lagi ipinubukas, mga minamahal, sa atin mga kaisipan, gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating pinakamamalapis sa Kristo. Hindi na panahon, mga minamahal, naiiwanan natin ito. Walang halaga ang sanlibutan, mga minamahal. Maraming Kristiyano, mga minamahal, na kanila, mga minamahal, pagpanaw, ngunit sila'y nanatili sa gawain ng mahal na Kristo. Ngunit ay sarap sa buhay na ganon. Amen po ba? Lahat tayo dadaan sa panahon na yan. Ngunit ang mahalaga, sikapin natin na lagi na tayong mga minamahal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kung sinasabi nga, mami, sa banal na kasulatan, pag ikaw nananalangin, ay panalalangin ng Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me in the days of life, and will house the Lord forever, ever, amen. Tunay ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tataan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Yun po, mga minamahal, ang nais natin lagi. Pag tayo nananalangin, mami, lagi natin nasasambit yan. Sama mo lagi yan pag nananalangin ka. Tandaan mo, totoo ang paggabay sa iyo ng ating dakilang Diyos. Yan po ang maminamahal, ang pananalangin ni Haring David. Kung ikaw nagpapasalamat, dumating ayong kaarawan. Lalo, maminamahal, ang pagpapasalamat ng ating dakilang Diyos, sila nang natili ka pa sa kanyang harapan. Hindi ka nagsasawa. Mayroon ng pagsubok, ngunit lagi ang iyong pagpapasalamat sa Diyos. Malapis, alam ko, malalampasan ko ito. Alam ko, darating din sa akin ang iyong pinaakong pagpapala. Amen po ba? Kaya sabi nga, lahat ang mabuting kaloob, maminamahal. Ang bawat sakdala kaloob, pahawang buhat sa itaas. Amen? Pagpapala, maminamahal, pag mabuti iyong gagawin, mga minamahal, mabuting pagpapala na kalaan sa iyo na ibibigay ng ating pinakamamalapis sa Kristo. Eh naman, totoo, napakabuti ang Diyos sa ating buhay. Huwag natin sayangin, mga minamahal. Di natin alam ang bukas. Mamaya, malakas ka pa. Bukas, mahina ka na. Di bali, dumating man ang panahon na yan, hindi mo iwinalay ang mahalapis sa iyong buhay. Nandiyan pa rin, mami na mahal sa iyo. Totoo ang pagpapala, mami na mahal, na ipinangako ng Diyos, iyong makakamtan. Huwag ka lang magsawa. Huwag mo, mami na mahal, gawin mabiro, mami na mahal. Totoo ang pangungusap ng ating dakilang Diyos sa bawat isa atin. Totoo ang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Naghirap naman noon, mga minamahal. Ngayon, pinaganda ang buhay mo.
Nandiyan, mami na mahal, gumanda ang trabaho mo, tumatanggap ka ng pagpapala. Hindi mo lang, mami na mahal, maisip na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng mga bagay na yan. Kaya lagi mong nawain, pasalamatan mo siya. Malam, salamat. Salamat, natutunan kita paglingkuran. Noon, baliwala ako sa iyo. Ngunit ngayon, pahalagahan, mami na mahal, ng bawat isa ang pagkatawag sa atin ang ating dakilan Diyos. Uling talata po tayo. Ang sabi dito, Santiago, Kabanata 1, talata 17. Buhat po dito sa sulat ni Santiago, ang Kabanata po ay 1, talatang 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen! Amen! Palakpakan po natin, malap Jesucristo. Every good gift, every perfect gift is from above. Kaya tanda po yan. Ngayon nakatanggap ka na iba't ibang uring pagpapala. Galing yan sa ating pinakamamalap Jesucristo. Huwag kang magsawa. Pasalamatan siya. Salamat, mahal na Panginoon. Kaya sabi nga, kahit anino man, hindi mag-iiba. Amen? Pag totoo kang Kristiyano, ang anino mo, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, nandyan lakip ang kapangyarihan, nagmumula sa ating dakilan Diyos. Amen? Kaya mga minamahal, patuloy tayo gumawa ng kabutihan sa ating dakilan Diyos. Ang mahal pa Jesus, lagi natin sinasay, mabuti siya, mga minamahal. Araw-araw, napakabuti ang ating dakilan Diyos sa ating buhay. Purihin ka, mahal na Panginoon. Kung lahat ang patutuo, iisa-isahin natin. Lahat tayo, mami na mahal, nagsasabi, napakaganda maglingkod sa mahal na Jesucristo. Ang dati buhay ko noon, napuno-puno ng kasamaan, ngayon, inayos ng mahal na Jesus. Bale, mawalan namin na mahal na mga kaibigan. Huwag lang mawala ang mahal pa sa ating buhay. Lalakad tayo matuwid sa harapan ng ating kita. Hallelujah! Walang hanggang iyong biyaya. Tandaan niyo, mami na mahal. Buong buhay. Wala tayong magagawa kung wala ang mahal pa sa ating buhay. Hindi ka tatanggap ng pagpapala sa mga oras na ito. Wala ang Diyos sa iyo. Hanggang sa pag-ibig, awitin ko. Hallelujah! Ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tapat sa mahal mo. Sinasabi na mahal na Jesus Christ. Kaya'y mabuti ang kaya pagligap habang buhay. Ang landas ng ating dakilan Diyos ay para sa atin, mami na mahal, na mabuting lalakad. Awitin ko. Hallelujah! Ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman na nanatili pa kami sa atin sa bahay ng ating dakilan Diyos. Bakit? Tataglayin pala ba mga pinamahal? Ano pagkaganda na nandito sa bahay ng mahal na Jesus? Baon-baon mo, mga pinamahal! Manasap ka sa labuha mo. Ika'y hindi tunay na mananampalataya. Nag-iisa ka lang. Ngunit hindi ka, mga pinamahal, inaapi dahil totoo ang Diyos sa buhay mo. Mahal na pa Jesus, lagi ang nagtatanggol sa iyo. Ang Diyos.